Para sa mga hindi pa nakaalam kung ano ang Islang Gitawa, ito ang isang isla na patok para sa mga gustong mag-island hopping dito sa Plaza Hermosbate. At dito tayo ngayon sa Nagarong Island, Plaza! Alright, nandito tayo ngayon sa barangay Daang Lungsod dito sa Plaza Area. We're going to Nagarao Island. Alright! Pero bago kumarating ang isla, naging pahirapan pa ang biyahe namin papunta rito gawa ng unexpected weather condition. Let's expect the worst also guys kasi medyo maalon pala. Mababasa tayo, mababasa. And medyo makulimlim din. Sa simula, medyo okay pang alon. Kaya hindi namin expected talaga. Pero pagdating sa kalagitnaan, eto na, ginhawa dilpin. Pero bago tayo tumuloy sa isla ng Nagarao, balik muna tayo sa kung saan kumain ang Team Creator's Journey para lakas loob kaming makasuog sa malalaking alon papuntang Nagarao. Pag nakatikim kayo nito, especially itong lumpia, makakalimutan yung pangalan nyo. Pagkatap! Welcome to the campus! Ano mo ka? Tapos busukin ang aming mga chan sa masasarap na pagkain ng The Captain's Cafe, balik na tayo sa biyahe natin. At sa wakas, matapos ang isang oras na pagbayo sa amin ng malalakas na alon, narating na rin namin ang isla. Narating din namin ang Nagarao Island after 1 hour. Grabe guys, nabingi ako dun sa ingay ng makina at saka sobrang alon ngayon. Basang-basa ako oh. Red, anong pakiramdam? Masarap! Masarap! Challenge! Masarap maligo. Magandang isla guys. Unfortunately, masyadong malakas ang hangin ngayon at saka maalon. Very small community and malayo sila sa proper. Islang ito ay 8 kilometro na nasa timog kanluran ng bahagi ng Placer. Mayroong area na 0.03 square kilometer. At may populasyon na aabot ng halos 900 katao. Sa totoo lang, aabot lang dapat ng 40 minutes ang normal na biyahe ng bangka papunta rito. Maliban na lang kung masama ang panahon. Kaya inaabot kami ng 1 hour. Siguro I suggest na the best time pumunta rito is summertime. Dahil expected na good weather ang mga araw na yan para sa safety na biyahe. Pero maiba ako,
Sa totoo lang, nang marating ko ang islang ito, hindi lang ako namangha sa ganda ng isla o sa white sand na sandbar nito. Kasi hindi lang pala dyan gumaganda ang isla, kundi dahil sa mga taong nandito sa lugar na ito. Napakasimple ng pamumuhay, napaka-inosente ng mga bata, at kung hindi dahil sa disiplina nila, hindi titingkad ang ganda ng isla. This island makes more beautiful because of these people. Guys, kasama natin ngayon si Just Marlin na pobreng vlogger. Ang masasabi mo sa experience natin yun? Basang-basa. Ay, grabe. Ay, ako na bumalik, guys. Ay, ako na bumalik. Kala ko ba, susungin mo kahit saang lugar. Huwag si Kuya Pop na. Huwag si Kuya Pop. First time. Grabe. It's a good experience kahit pa paano. Kasi, once in a lifetime din siya. Kasi, siyempre, iba-iba tayo ng mga lugar. Maganda balik-balikan. Maganda talaga, guys. Kahit pangit ang panahon, pero yung area na doon, ibang klase. Oh, and it's not talaga just about the area, it's also about the people na nandun. It's they are very approachable and very hospitable. Talagang wini-welcome nila kung sino yung mga bisita nila doon. So, yeah, I guess that's it. So, thank you very much, guys. Yeah, no? Just Marlin. No? Yeah. Red vlog. So just Marlin, busy diary. All right, guys, it's an honor, no, na makamit yung mga kasama natin ngayon sa industriya ng pagbablog. And kumakain kami, obviously. Sila pa lang pala.